Hi everyone, welcome back to Trading and Everything Podcast. I'm still your host, Jamie. And I'm still your host, John, aka Soral. This is TaEpisode 25. Oh, 25 episodes na. 25 weeks? So, ibig sabihin, yes, 25 weeks na tayong nagpo-podcast every Saturday. Before, kasi, nag-record tayo mga tanghali. So, yung mga listeners natin, yes. Listeners, na papakinggan na nila mga hapon, ganyan. Tapos ngayon, we transition mga gabi kasi we're so busy lately sa ating mga kanya-kanyang grinds. And yun. So, eto, gabi tayo nagpo-podcast. And hopefully, nasusubaybayan pa rin ng mga sumusubaybay. Kung meron man. And thank you kung you're still listening to us and sticking with us kahit ilang episodes na tayo, 25 episodes, and yes, tuloy-tuloy lang natin to, and malay mo, magkaroon pa tayo ng ibang segment. Yeah. Let's see, di ba? Special mention kay ano, sa mga bagong kasal, si Yang, pati si JL, laging nanonood sa atin. Yeah, laging nakikinig. Yes. Congratulations sa friends namin, bagong kasal. Kanina lang, fresh. Kanina na lang, fresh. Oh, 2 p.m. So, mabuhay ang bagong kasal. Yay! Ting-ting-ting-ting. Speaking of busyness, no, ano ba yung particularly ba ka naging busy this week? Ano ba mga ginawa mo? Parang may information din sila kung bakit. For the past few weeks, ang pinagkakabisihan ko naman is yung business ko talaga, yung minimalytics. So, I think sa mga past few episodes, nabanggit ko na nag-boom bigla yung plant industry or yung paghahalaman, ganyan, pagkakaroon ng halaman or pagbili ng halaman, pati pagbibusiness ng halaman. Siguro kasi nasa bahay nga yung mga tao, nag-work from home, yung iba naman, naghahanap ng pagkakakitaan, so nagre-resell sila, ganyan. So, dun kami na busy ngayon, ako and yung partner ko si Jen. Actually, 2018 pa kami, nagpa-plants, di ba? Since 2018 pa yung business namin. Tapos, steady lang siya eh. Steady lang siya. Tapos, very significant yung pag-boom niya starting parang late May. This year? Oh, this year lang. Oh, late May. So, ano na yun ha? Quarantine period na yun. Pandemic na yun. Easy ko pa yun. So, simula nun, na-busy kasi nga, ayun, dumami yung nagpa-plantito, plantita. Shout out diyan, mga plantita-plantita. Yeah. So, halos ganun umiikot yung araw-araw ko. So, syempre may konting ano pa, yung sa The Brighter Being, yung syempre yung mga clients na hinawakan ko, pin-follow up ko sila pag may kailangan, and then yung mga syempre, ano din tayo kasi financial advisor, so we're still paminsan-minsan is nag-aano, kumakausap tayo ng clients, ganyan. So, yun, busy. Pero ang pinaka-main talaga na kumukuha ng oras ko is yung minimalytics kasi any time of the day, may mag-i-inquire. So, ganun siya. Ikaw, alam ko, sobrang busy mo eh. Actually, ano eh. Siyempre, dalawang persona tayo. We are working in our corporate job. No? Yung corporate job. Sa mga hindi nakakaalam, ano? Corporate nasa corporate world pa rin naman si Soral or si John. Yeah. So, ano pa, hindi pa ako full-time trader in terms of ano ah, yun lang yung major source of income. Pero, full-time trader pa rin ako dahil I am very passionate. Ngayon lang, on our corporate job, medyo busy. So, I can't disclose here kung bakit. Pero siguro sa mga nanonood ng aking live stream, may mga idea na siguro sila. Pati sa mga ka-group ko dyan, sa Trading with Magnum and yung ibang mga student ko. Speaking of student, yun nga, on our full-time trading naman, nagtuturo din kasi ako. No? Shout out, sana nakikinig kayo. Kundi, hanggang session 5 na lang tayo. Joke lang. And yun nga, may group din akong ginawa to help yung mga new traders, yung Facebook group. Then, gabi-gabi nag-live stream tayo. Then, sabay-sabay din kasi nagbabacktest ako both in foreign, local, pati ibang mga strategy na dinedevelop namin nila Sir Magnum.
No? Okay. Kaya halos talaga. Medyo may pagka-busy but enjoy naman. Yeah. Nakakatulong pa naman din ako kahit paano sa asawa ko siguro. Sa gawaing bahay? Sa pagbubuhat ng pots. Ayun. Kanya-kanyang grind lang talaga, di ba? Sabi nga natin sa mga past few episodes, napapansin natin kanya-kanyang pag pinagkakabisihan, makikita mo kasi sa mga social media nila na hindi naman nila ginagawa yun before. Pero ngayon, nagpo-post sila about it na ayan, may mga buy and sell business, mga ganyan-ganyan na rin sila. Tapos ngayon, nabubuhay na yung mga kilala natin before na may YouTube channels na medyo naglilo. Ngayon, umaano na ulit sila, nagiging alive and kicking. Tapos yung iba naman, nagsa-start na rin ang mga YouTube channels nila. So, unti-unting, alam mo yun, naghahanap talaga ng pagkakaabalahan yung mga tao. At pagkakakitaan. Ah, oo, syempre. Isa na yun. Isa na yun sa main reason, di ba? Yes. Kasi, isa sa bagay na na-realize natin ngayong pandemic is hindi ka lang dapat talaga magstay sa isang don't put all your eggs in one basket. As much as possible, diversify your portfolio. Or yun, kasi yun, hindi natin sure kung ano pwede mangyari. Tama, kailangan meron kayong multiple streams of income na kahit paano, kahit maliit lang. Oh yeah, like this yung YouTube natin, to be honest pala, itong YouTube natin is monetized na to last June pa, and mayroon na tayong earnings doon. Though hindi pa natin siya nararamdaman in a sense kasi hindi pa natin wini-withdraw. Kasi wala pa yung ano mo. Wala pa yung address kasi si YouTube magpapadala sa inyo ng para activation form via totoong mailing address nyo. Di ko alam, baka naligaw na yun. So parang hard copy siya, papel siya talaga. So yun, hindi pa dumarating. So wala pa, hindi pa namin pwedeng i-withdraw. Though maliit lang naman siya. Maliit lang. Pero nakakatuwa pa rin kasi, alam mo yun, itong ginagawa natin is somehow may ano pala, may reward na rin siyang, matatawag na rin nating reward yun kahit maliit na halaga. May pang Jollibee lang ako na yun. Oh, may mapupuntahan na rin yung konting cash na yun. So, nakakatuwa, di ba? Yeah. So, hindi natin ini-start to last. You started this channel last October 2019. So, kung hindi mo ini-start yun, di wala tayong pang Jollibee nun. Wala ka lang i-withdraw or walang laman yung YouTube cash and tawag. YouTube wallet whatsoever. Oo nga eh. Payout whatsoever. Hindi ko rin alam eh. Pero YouTube wallet. Ano yun? Lazada wallet. Oo nga eh. Actually, si YouTube talaga may mga patakaran pang ganun eh. Naantay ko nga eh, para malibre man lang kita kahit na jolly hot dog. Chip eh, no? Anyway, ano ba? Ano man topic natin ngayon? Usap lang tayo. Yeah, actually, halos kamusta lang din because it has been a grinding week, no? Both for us, both din sa mga kakilala natin. Nagugulat nga ako, may bagong, for example, i-shoutout ko na rin dyan si Mike, may bagong YouTube channel, si Drew, may bagong episode, vlog. Maximum Drew, may bagong vlog, actually, na tapos may kakilala din ako, naglagay din ng bagong YouTube channel. Dumadami nga, nakakatawa. Tapos, and, yung nga, on the trading side naman, maganda rin naman ng kinakalabasan ng mga tao in terms of the performance, the market is going up. And I'm hopeful na marami pang ma-educate talaga na mga Pinoy on trading, hindi lang sa trading, on the financial aspect talaga. Kasi ang hirap talaga ngayon eh. Nakakatakot talaga. Kaya guys, kung may trabaho pa kayo, napakaswerte nyo. Kasi sabi nga ni Roque, 47% ng 45% ng unemployed right now, pero masaya pa siya, di ba? So, that sucks, di ba? Ano yung mga tiyatawag natin, mga toxic positivity? Totoo. Yung parang, parang ikinagagalak namin daw na 45% lang ang walang, ang porsyento ng walang work. So, parang masaya siya na hindi daw kasi 100, gano'n. Which is sucks yan. Pero yung 45 is not, maliit na number. That's very big because ang natatandaan ko nung last recession,
mga 2030, nagpapanik na yung mga tao. But tayo, 47, that's a big number. Then, yung nga, may nabasa din ako na 170,000 na pala tayo sa corona. And 17,000 yata ang South Korea na ang alarma tayo, toxic positivity pa rin. Kala mo, parang hindi tinatanggap or hindi hinaharap yung dapat talagang harapin na tas idinadaan na lang sa toxic positivity ngayon. Toxic positivity ngayon tawag nila dun kasi hindi na siya pagiging positive lang. Parang niloloko mo na yung sarili mo pati yung mga tao na sinasabihan mo nun. Yes, parang ano nga, kakapanood natin ng Shark Tank, diba? Yung toxic positivity. Nagagalit si Kevin pag ine-encourage yung isang entrepreneur na alam naman na ano na walang kwenta yung walang business. Niya, walang kwenta yung product niya. O kaya ano yung method, yung methodology yung ng business. Business strategy niya. So anyway, kasi baka hindi sila nakaka-relate. Sobrang nagbi-binge watch kami ng Shark Tank kasi ang dami naming natututunan in terms of business, tapos in terms of economy din eh, no? Economy in terms of ano, yung nga, economy kasi nag-umpisa Shark Tank yung recession din eh. Tapos ngayon, 10th year anniversary nila. Recession na naman susunod yung ano sa season 11 niya malamang kasi babalik sila. So yun. Yun, sobrang hook na hook kami doon kasi nga ako nagbi-business, 'di ba? So natututunan ko yung mga techniques nila, pati yung mga konting strategies, pati kung ano yung mga dapat alamin mo sa business, yung numbers importante, like yung ilang porsyento yung margins mo sa kinikita mo, mga ganun-ganun. Basta kung gusto kung sana I'm sure kasi hindi sila masyado makaka-relate kasi hindi naman lalo na si Netflix hindi naman updated yung ano yung Shark Tank. Yung Shark Tank na ano dun eh, na season. Pero so, doon tayo nag-umpisa sa season 7 to 9. Oo, pero yung wala doon, dinadownload lang natin. So yun. Kasi ganun, sa sobrang na-hook kami, talagang dinownload na namin yung wala sa Netflix. Kasi ang dami namin natututunan. So, isa dun sa natutunan namin dun is learn when to quit. And wag mong kakalimutang i-doubt yung sarili mo. Yun yung isa sa ano eh, gustong-gusto kong nagulat ako actually nung sinabi nung isang shark yon dun sa nagpi-pitch nung business niya na sinabi niya na hindi kita i-investan kasi nakalimutan mo mag-doubt sa sarili mo. Panay ka, kaya ko to. Lahat is parang feeling mo magagawa mo. Which is hindi ganun eh. Zigzag ang dadaanan mo, hindi isang diretsong path. So, yung pagiging positive niya, yun pa yung naging ekis or yun pa yung naging dahilan kung bakit hindi nag-invest sa kanya yung shark or yung investor. Kasi, yun nga, nakalimutan niya daw mag-doubt sa sarili. Dapat, dapat lagi mong parang iniisipan na may pwedeng failure na mangyari. So, isa daw sa matapang na gawin is to learn when to quit and learn when to not continue na and you know, magpalit ng strategy or as in, hindi lang palit strategy, palit mismo ng business, itigil mo na yung business na yan. Shoot it at the back. Ganun siya. Ganun sila. So, yun yung mga natutunan namin kakanood nung Shark Tank. So, sa mga sumusubaybay din ng mga page ko and yung mga iba't iba kong social media, alam niyo naman lagi nagpo-post ng mga positivity, no? And mindset. Baka nalilito lang kayo, ano ba yung toxic positivity versus positive mindset, no? Actually, nakakalin lang yun eh. Kasi pwede mong sabihin. Dati nga hindi ko alam yung toxic positivity. So, nung na-distinguish ko na yung difference ng positivity and toxic positivity, bigla akong may aha moment. Ah, oo nga, no. Iba siya. Magkaiba yun. May thin line between dun sa dalawa. Kasi, for example, yung positivity, ayun nga, yung taong positive mindset, no? Na, ang problem kasi sa toxic positivity, positive mindset din siya, but, hindi niya ina-accept kung ano yung realidad. Kung ano yung nasa harap na. Unlike yung positive mindset talaga, yung true positive mindset, ganun lang, parang hindi sila malito, is, you know, no?
na nagkakamali ka, na magkakaroon ka ng mga failures, but you take that as a challenge, as a learning, no? Kasi pag hindi ka pag hindi mo accept yung mga mistakes, yung mga bumps on the road, di mo sila ina-acknowledge yung sarili mong sarili mong weaknesses, mm-hmm. di ba? Eventually di ka matututo eh. Ayun yung nakikita natin sa toxic positivity, yung tipong patuloy guys sinabi ni Rocky pat ni Duke, "Ay, ano, nagagalak tayo kasi tayo may 55% pa yung may trabaho." Alam niyo yun, yung parang tipong yung may mali eh, may mali, bakit mo itinatago siya? Dapat ang gagawin mo doon, 47%. Sige po, gagawin natin na mas maayos ito. Pasensya po, pero magtutulungan tayo para ayusin to. Alam mo, that's parang mas maganda kung gano'n. Kahit nanluloko lang siya, kahit sabihin niyo yun. But that is a positive outlook. Parang si, number one example kong politiko, wala akong bias. But si Mayor Vico Soto, pati si Isko Moreno, talagang nagsosolusyon sila ng positive mindset. Sasabihin sa'yo realidad, but may positive outlook. Hindi nila tinatago yung issues or yung problema tapos sa action na nila. Yes. Pero sasabihin pa rin nila both sides, yung problema pati yung action. Hindi yung solution lang, o kaya hindi yung parang sugarcoating lang. Yun. Oo, yun lang yung pinagkaiba nun. Basically, toxic positivity, just being positive. Kahit na alam mo na, for example, nasusunog ka, pakita example ko, no? Pare, nasusunog ka, hindi, okay lang yan, ano lang yan, gagaan din pakiramdam ko. Di ba parang, ayun ang super toxic positivity, kasi di mo na alam na yung mga ano ito, yung mga traders, sunog port. Okay, yung ba sinasabi mo, akala ko nasusunog talaga, as in, burning yung balat. Nasusunog yung port sa mga traders. Okay, explain mo kasi. Nasusunog yung port na, hindi, hold lang ito, okay lang ito, walang problema dito, maganda yung company, pinag-investan ko, to the moon to, i-hold ko lang siya. Magdadagdag pa ako dito para meron pa akong pangsunog ng port ko ulit. Okay, alam mo yun? Gets ko na. That's the toxic positivity. In real life, para siyang in denial lang eh. Dine-deny niya lang yung totoong nangyayari. Kasi ayaw niyang aminin na mali siya. Yes. Sa positive mindset naman, ganito kami, no? Na alam namin, nagkamali ako, cut loss, nasa drawdown ako, yeah. Putik yan, nasa drawdown ako. Hindi, kaya ko to. In the long run, kakayanin ko to. Kailangan ko lang alamin kung bakit nasan yung drawdown ko. Hindi ako susuko para alamin mo. Para panghinayang loob. Pero pag tatlong taon na, apat at taon, di pa ako kumikita. Sa tingin ko, kailangan ko na to ilagay sa barn and I will shoot it. Like Kevin O'Leary said. Di ba? Sabi nga ni Robert Herjavec, kailangan mo rin magkaroon ng timeline. Oo. Yung goals mo daw, bigyan mo ng timeline. Oo, kasi dream 2 years, 3 years, 4 years, depende kahit ilan taon, pero lagyan mo raw ng timeline. Kasi pag walang timeline, wala kang sinet na time para ma-achieve yung goal na yun, you're just dreaming. Oo. Di ba? Ang sakit nun marinig na, pag shit, kailangan ko palang lagyan or kailangan ko palang mag-strategize. Yes. Hindi lang basta bahala na by ganito ganyan. Kasi ang daming taong natatakot dun eh. Ang daming taong natatakot mag-set ng timeline kasi baka hindi nila ma-achieve. Ayun nga yung purpose nun, para i-achieve mo eh. Ngayon, pag hindi mo na-achieve yon, susuko ko na? Hindi. Aralin mo, bakit hindi ko na-achieve? Either overestimated ako, sobrang estimate ko. Overestimated. Or talagang, hindi to para sa akin. Yung ganun, at least meron kang goal na on this year, matatapos ko to. Pag hindi ko natapos, tinan ko kung ano yung problema. Sa mga traders, syempre trading and everything to, bias sa mga traders. Sa mga traders or businessman na rin, or businesswoman, no? Ganun din kayo. For example, every week, no, tinitingnan nyo, okay, hindi ako kumita, bakit kaya? Siguro, slack lang, hindi. Pero pag isang taon ka na hindi kumikita, slack pa rin na nasa isip mo, positive mindset, toxic positivity na yun. Hindi mo siya inaaral kung bakit eh. Lagi kayong, alam ko mahirap siya i-determine, toxic positivity and positivity, pero ang pinaka madedetermine mo dyan kasi is that you accept talaga yung sarili mo, yung weakness mo, tapos i-accept mo na magkakaroon ka ng failures, magkakaroon ka ng losses. Yeah. Diba? Kasi kung hindi mo yan in-accept, toxic positivity lang yan. Dapat you have a
two worlds, glimpse of two worlds, positivity and realism. Hindi toxic positivity at hindi naman yung sobrang Kevin O'Leary na aggressive realism. No? Dapat yung dalawang lens, no? Nakikita mo yun. Isa, kaya nga dalawang mata natin eh. No? Para dalawang mata, para tingnan yung dalawang lens na yun. Wow! Na-invento ko lang lalim. Yun. Na-invento ko lang yun. Nice. Anyway, gusto ko palang ano, so ang lalim na nung usap, diba? Napunta bigla doon. Actually, topic naman talaga natin yun. Pero hindi lang natin alam kung ano ba talaga pag-uusapan right now. Pero kasi kanina yun yung ano natin eh, parang bigla nating pinalano eh. Yun ang masarap pag ano eh, pag in-outline mo eh, biglang kahit na alam mo na magsisway, bumabalik eh. Kala ko nga di tayo matutuloy sa toxic positivity kasi ang ganda ng usapan ng part 1 eh. Oo, nagkakamustahan lang kanina. Ayun lang. Tapos gusto ko din palang i-enter kasi very good suggestion yung napag-usapan namin kahapon ng mga friends natin na why not we try vlogging daw. But I don't know. Titingnan natin kasi wala namang masama, 'di ba? Ang purpose nga is to try and hone your skills or try anything ngayon kasi habang may time ka, habang pandemic, gawin mo lahat ng kaya mong gawin, gawin mo lahat ng pwedeng pagkakitaan basta't malinis, 'di ba? So, naisip ko lang din mag-vlog. Wow. So, yan guys. Ano lang yun ah. Kung nakikinig pa kayo hanggang dulo nito, let us know kung that's a good idea or if you would like to see that. Oo. Na kung gusto niyo makita yung... Pag walang nakinig, edi wala, hindi nila maririnig yung part na to. Kinat na nila sa mga 10 minutes pa lang kanina. De joke. Pero kasi yung vlog, di ba, usually parang buhay. Mm-hmm. Gusto nyo ba makita ang maligo? Mga ganun? Mag-toothbrush? Joke lang. De, anyway, alam nyo naman, no, yung pinag-uusapan namin regarding vlogging. Marami namang gumawang concept. Yes. And yun nga, napag-usapan lang ng mga friends namin. Baka pwedeng magkaroon pa ng isang segment. If you want it, guys, no, comment below. Yes. Or message me kung anong gusto yung makita sa akin. Siyempre, huwag yung mga hidden parts ko. Siyempre, mahihain ako. Joke lang. So, yun lang. Message nyo kami. No? Or comment na lang below sa YouTube channel or kung saan nyo to naririnig. Like in Spotify. Anchor FM. Ano pa ba? Marami pa yun. Di ko nga natatak sa Google whatsoever. Sa iTunes yata meron. Pero much better sa YouTube na lang. Kasi... monetize yun. Kapal na mukhain. Yun lang. May pahabol ka pa ba? Ako okay na ako. Sobrang gusto ko na yung mga paano-ano mo kanina. Gawa-gawa mong stories. Gawa-gawang stories pero based lang din yan sa observation. Oh, alam mo naman ako, di ba? Observation guy ako eh. Yeah, observe. Kumbaga yun lang naman yung magaling tayo eh. Hindi tayo magaling mag-trade, magaling lang tayo mag-observe. Tsaka mag-follow the rules. Yeah, follow kasi the process. Kasi rule-based trader. So, yun. Yeah. Nice one. So this has been JB of Trading and Everything Podcast. And I am John, aka Soral. Kita-kits ulit tayo every day a night before the market opens. We are live Sunday to Thursday. 8:30 PM. 8:30 PM. Pag may holiday, wala ako kinabukasan. And syempre itong podcast natin every Saturday night na lang para sure. Basta every Saturday. Yeah, every Saturday. And you can message us, comment below on YouTube. So meron page, din kayong mga pwede. Suggestions for topics and let us know if Trading and Everything Vlogs sounds good to you. Yes. Kaya bago kami magtapos dito, i-like nyo rin yung Brighter Being, Minimalytics, and Mimoy's page, no? Para cool na cool tayo. Yun! Yes! Thank you so much again for listening kung nandito pa kayo sa dulo and kung nandito pa kayo sa 25th episode ng Trading and Everything Podcast. Thank you and babu!